eto na, ang puntod sa likod ko ay ang puntod ng kilabot ng Cavite na walang iba kundi si Nardong Putik, mga kamaster. 182 years yung kanyang bubunuin sa loob ng kulungan. So, meron tayo dito nakita isang babae. Blurred na lang natin yung kanyang face. So guys, live count tayo ngayon. Oo. 499.98. 990 na, 10 na lang. Oh my gosh. 10 na lang, guys. Magse-selfie tayo, guys, ng saktong 500k. Yan, siyam na lang, siyam na lang. Sa letrang B. Unti na lang, guys. Siyam na lang. OMG, exciting countdown. Sa mga hindi nakakaalam, guys, every week po, minsan nakikita ko, nagkakaroon ta, ay, walo na lang, ng 7,000 subscriber. So, parang nasa 1,000 per day. Yun po yung nadadagdag sa atin. Kaya, welcome po, kung isa ka dyan, sa 499, 992. Kung isa ka dyan, welcome sa ating YouTube. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta. Konti na lang! Ayan, pito na lang. Oh my gosh, pito na lang. Ayan, lima na lang. Lima. Oh my gosh, ayan na. Oh my gosh. Dalawa na lang. Ay, bumababa. Ba't bumababa? Dalawa. Sige. Ayan na, isa na lang. Isa na lang. OMG. Nakakaano naman to, nakaka-intense. Oh my gosh. Yay! Ay, hindi ko nasaktuhan yung ano, may sumobrang isa eh. Biglang nag-one eh, hindi sumobra. Thank you guys, congrats, na-reach natin kalahating milyon. Oo, grabe. Ayun, may bago na naman, mga apat. Grabe, no, kalahating milyon. Instant celebrity na tayo sa YouTube. Tsareng. Grabe, hindi ko nasaktuhan ng picture yung ano. Ah, screenshot, ano ka? Meron tayo dito nakita isang babae. Blurred na lang natin yung kanyang face. Oo. Pinanganak po siya ng June 2003 at namatay nitong November 2021. Condolence po. Ang ganda-gandang bata. Sayang. Parang bagong lagay lang. Tayo natin. And fresh pa yung kanyang flower. Parang kakadalaw lang sa kanya. Pinanganak siya ng June 27. 2003 at namatay nitong 2021 lang. God has you in His keeping. We love you in our hearts forever. Ay, gandang bata. Meron din ditong isang babae. Kita ko. Maganda rin siya. I-blurred na lang natin. Namatay siya nung 2022 lang din, itong August, at pinanganak siya ng September 13, 1999. In loving memory. Ang bata pa. Bata pa, maganda yung babae. No, nakakapanghinayang. Makakita ako ng maganda o... Bakit pagka maganda, pinanghihinayangan? Pagka-tsaka. Walang comment. Ano yun? Hindi, joke lang mga masters. Nakita ko lang din kasi. Dahil mostly kasi, wala namang pictures na kumbaga yung mga nakatarpulin nagko-cut attention sa akin. Lalo na pagka, syempre, maganda. Mabilis naman talagang makakuha ng attention mo yung mga may itsura, diba?
comment below. Pero pag tsaka, dead ma. Huwag naman gano'n. Ganda pa naman itong babae, oh. Pinanganak siya nung January 2. Tapos namatay po siya nung October 29, 2020. Bata ko. Dami namamatang mga ba... Namamatang? Namamatay ng mga kabataan pa. So may nakalagay dyan sa ilalim niya na you're always in our heart. Dapat may S yun eh. Our hearts. We love you forever. Tama ba? I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, true he die, yet shall he lives. And everyone who lives and believes in me shall never dies. Yan, sabi po ni Jesus Christ yan sa John 11:25-26. Talaga, kumbaga siya raw yung pagkabuhay, yun, tinagalog lang. At siya po yung kung sino yung naniniwala sa kanya, sabi, sa pamamagitan daw niya at nabuhay sa kanya. Siyempre, pag naniniwala kay Christ, dapat lahat ng mga inutos niya, yung mga ano niya, inspiration na binigay niya rito sa earth nung time na nandito siya, ay ginagawa mo at sinusundan mo. At pinaniniwalaan mo rin, hindi ka raw mamamatay, sabi. Diba? Tapos may katabi rin siya rito yung babae, blurred din natin. Meron din siyang ano sa itaas, eh sa ibaba, may kagaya din ang nakasulat dito. Magkano-ano kaya sila? Teka, check natin. Blurred na lang natin yung ibang details yan. Ang pangalan po niya ay si Kay. Oo, huwag natin lagyan ng exact details niya. Pinanganak noong 1992, namatay po noong 2011. Babae din. Babata pa nitong mga to. Ito yung na-vlog natin ng mga pinagsama-samang mga sanggol. Oo. Ang nakaraan pa. Ayan. Kumbaga dyan yung mga nilibing na mga sanggol, mga ano, yung mga ibang nakunan, yung ibang mga sinadya. Diretsahin lang natin to. Napagtanong na natin. Tapos, kakaliwa tayo dito. So, dito na yung puntod ni Nardong Putik na kilala bilang Kilabot daw. Oo, ng Cavite. Bakit pa tinawag siyang Kilabot ng Cavite? Mamaya, doon na natin pag-usapan sa kanyang puntod. Oh my gosh, ang creepy sa part na to. Ang gara. Actually, nakapag-vlog na po tayo dito noon. Pero hindi ko alam na dito pala inilibing itong si Nardong Putik. Teka lang, wait. Hey, doggy. Huwag kumangagat, ha? Ako, bakit ko na nakata itong aso? Doggy, nakong dalang pagkain, ha? Meron ako nakapansin dito man. So pag-uusapan natin kung bakit ba siya naging talagang number one most wanted ng Cavite. At marami talagang chinugi yung tao na yun. At sabi nila marami talagang kasalanan na kumbaga parang pinatungan na lang daw yung kanyang ulo para tawag dito, para mahuli. Pero ang pagkakaalam ko, nahuli po siya ng director ng Velasquez yata yun, or Vasquez ng NBI before. Hindi po ako sure, ha, kasi di umano lang po, dahil mahirap naman po mag self proclaim na sa akin ang galing yung mga news na yun, dahil alam mo naman hindi ako matalino sa mga research. Pero yun, nabi po sinasabi, tara na nga. Okay, nagpapasalamat unang-una sa mga subscriber natin dyan sa screen. Oo. May kwento nga din dito sa puno na ito. Yan, yung nakikita nyo na yan. Na natuyo na lang siya ng ganyan. At walang pumuputol ng sanga. Dahil most din naman daw, yung iba raw namamatay, nagkakasakit. Siyempre, yun ang madalas nating na papag-usapan o sa mga kwento ng mga kababalaghan. Bakit kaya? Ano? Nagkakasakit? O... Tignan nyo ito. Minsan, madalas ako nakakita ng ng nakabukas na tapos walang laman na bote na ibinigay ng ilang dumadalaw dito.
hindi lang dito sa mga cemetery, laging may bawas. Sa tingin nyo guys, comment below, binawas lang ba ng patay? Kasi sabi nila pag naniniwala ka, lalo na sa mga ganyang bagay, nangyayari daw, nagkakatotoo. Ewan ko lang. Ito naman oh, may basurahan yung ibabaw ng kanyang nature. Yan, pinanganak siya ng April 12, 1999. Namatay naman ng April 30, 1999. Isang araw lang siya sa lupa. At siya mabuhay. Saan dito? Diretso lang ba tayo? Ito naman, magkakasamang mga bata. 2008, September 7, namatay din siya. Mga bata rin. Sana po kahit hindi pa natin tinutumbok totally agad yung ating pakay, ay sinasamahan nyo po yung ating buong video mga kamaster. Dahil para mahaba-haba naman ang ating kwentuhan, para makapag-share ako sa inyo ng mga hindi ko pa na-share sa mga video natin. Ikutin lang natin to saglit guys bago natin puntahan yung puntod ni Nardong Putik. Meron ako nakita rito. Ayan. Kabaon. Yep. Ay, fresh pa. Ano yung mga binibili ng mga bakal bote? Pamain po mga bakal bote, comment below kung sino po yung bakal bote nating subscribers dyan. Nandito po sa Dasmariñas, Cavite Cemetery. Puntahan nyo na po dito, malapit sa mga puno na ito. Oo, kasi ganun din po talagang inaano po yan. Hindi po yan binabawal. Hiningal ako. Inaano po talaga yan. Pinapakawa po yan. Dahil sinusunog lang man dyan yung mga, nasusunog lang dyan yung mga part ng kahoy. Parang gusto ko magtinola. May malunggay sa sementeryo. Comment below. Kakain ka ba ng malunggay sa sementeryo? Mukhang malusog na malusog oh. Ang taba ng puno oh. Halos kasing laki ng akasya. Eh, ang tataba ng puno sa sementeryo. Ano? Ay, samahan nyo ako hanggang dulo sa video ito. Ito na. Ay, ito nga. Ang tunay niya palang pangalan ay ito. Leonardo Manicio. Oo, yan. Tapos kasama niya dyan yung kanyang mga kamag-anak. Hindi ko na po babanggit kung sino, dahil di ko naman kilala. At dinadalo pa rin naman dahil may mga kandila dyan. Tapos siya raw yung ano eh, naging isa sa most wanted, oo, na criminal dito po sa Cavite. Nandito tayo sa Dasmariñas City Public Cemetery. Kung taga dito ka, aba, pakishare naman at like ang video nito. Dahil ito mga masters, marami pa pong hindi nakakalam, lalong-lalo na po yung mga Gen Z's. Pero yung mga 90s kagaya ko, may konting idea lang, naririnig ko lang po, na ito pala, sa pelikula, hinango yung kanyang story. Oo, ang tunay niyang pangalan ay Leonardo Manicio, or kilala bilang Nardong Putik. Oo. Ilalagay ko na lang yung ibang scene sa pelikula maya-maya lamang. Sana tapusin nyo yung video. At ito pala ay talagang maraming kaso. So biniyahe ko po ito from Bulacan. Oo, buti na lang dyan ako nag-stay kala Darna. Subscribe nyo po si Darna. Ilalagay ko dyan sa screen. Dahil siya po yung palagi nating natatakbuhan sa ating mga pangangailangan pagdating sa mga mapapag-stayan. Salamat sa iyo Darna, dahil sa kabaitan mo sa akin. Talagang tunay kang kaibigan. May pakinabang. Charot. A few moments later. Yung iba kasi kaibigan dyan, gusto sila lang nakikinabang. Pero pagdating na ikaw makikinabang sa kanila, wali. Tapos mangangamusta pag may kailangan. Bakit yung ganun, diba? So, bakit tayo nakarating? Ito, ito pala ay talagang naging most wanted mga kamaster. O, dahil sa kanyang napakaraming ginawa na, kumbaga, pinagpatong-patong na yung kanyang mga kasalanan. Kumbaga, ito raw ay di umano. Bukod sa naging most wanted, nagkaroon siya ng kaso ng illegal possession of firearms, tapos murder. Marami talaga eh. Ang dami niyang ano, tapos bumuo din yata siya ng isang gang. Oo, teka, search ko lang saglit. Lagi, i-anoy ko lang sa Google, ano. Sa edad na 23,
talagang ano na siya, meron siyang mga armas, oo, mga baril, mga ginagamit na pang nakaw, pang chugi, oo, sa edad na 23, mga kamaster. Oo, ano pala, tumakas pala siya noong 1955, mga kamaster, sa isang kulungan sa Cavite. Tatlong taon siyang nagtago, 1958, nahuli na po siya. At ito pa, mga kamaster, de, gumulong yung kaso. Ngayon ko lang nakakapangilabot itong Cuenca. Mr. Cuenca? Subukan mo! Pakisira na yan! Oh, sharpshooter talaga! Napakagaling mo pala! Sa oras na sumumpong ng sakitan kanya, sa Mary Jo's noon hospital ng Tundo na siya magpatid. Dahil sa Tundo, hindi ako kilala roon. Rosa. Chris! Tama ka. Binaboy nga nila tayo. Kaya dapat tama ngayon, sila naman ang babuyin natin. Niya. Ngayon ko lang din nalaman na nabasa ko sa isang article sa Google, especially sa Wikipedia, 182 years yung kanyang bubunuin sa loob ng kulungan sa lahat ng mga kasong nagawa niya. Ibig sabihin talagang sobrang dami, mga kamaster. Parang more than reclusion perpetua. Hindi, ayun na rin po yata yun kasi wala po ako masyadong alam sa batas. O na talagang ito, oo, sinintensyahan siya, ito, si Leonardo. Sorry, tama. Oo, ng 182 years na pagkakakulong, mga kamaster. Biruin mo, 182 years. Pero, ang nakakapag-ano dyan, ang hindi niya na totaling natapos, oo, yung kanyang... let's say sentence. Syempre hindi naman natin kaya mabuhay ng 182 years. Kulang pa yung buhay natin noon. So ang mangyayari, parang ang sentensya sa kanya, kulang pa yung buhay niya sa lahat ng mga pagkakasalang nagawa niya. Di umano sa mga inihatol sa kanya ng korte, mga kamaster. At ito pa, matapos po niyang makulong noong 1969, hanggang 1969 lang siya nakulong, so 11 years lang mula nung nadakip siya, ay siya ay chinugi ng isa. Parang ano, mga masters, pala nakatakas pala siya uli. So dalawang beses siyang tumakas, nakatakas uli siya sa kulungan ng sa Muntinlupa. Oo, tapos after ng pagkakakulong niya ng 11 years, and then now doon siya nagtago sa kanyang hometown sa Dasmariñas, which is dito nga sa Dasmariñas, Cavite. At dito na siya ano, natimbre o nadakip, na ambush, pwede mong sabihin yung ambush sa YouTube. Dito po sa Dasmariñas, Cavite, ng isang NBI agent. Hindi ko sure kung siya yung pinakapinuno ng NBI that time, na Velasco po ang apelyido. Ang doon daw siya sa pagitan ng Nobeleta napatay. Sumuko siya, pero binaril pa rin siya. Parang ganoon eh. Sinurrender niya yung mga ano niya, yung mga tawag dito, sandata niya. Ganun pala, mga masters. Ewan ko lang, tama ba 'yon na kahit sumuko na, 'di ba, nahuli na uli, sumuko na, nasentensyahan na siya ng daang taon, pero bakit namaril din siguro, baka nagpaputok din siya, kumbaga sa ano, baka nanlaban din siya, oo, nanlaban din ito, kaya ito siguro ay chinugi. Tapos namatay siya nung siya ay 46 years old, mga kamaster. Tapos ginanapan po ito ni Ramon Revilla Sr., oo, yung kanyang pelikula nung 1984, tatay po ni Bong Revilla, Senator Bong Revilla Jr., na dito din po sa bandang Imus naman inilibing. Naging masama man sa mata ng tao at mata ng Diyos, ang ginawa ni Narnong Butik ay hindi pa rin natin pwedeng husgahan ang taong ito, dahil sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan. Dahil una sa lahat, tanging Panginoon lamang ang nakakaalam ng ating puso. Yan, tapos mapapansin mo yung kanyang libingan, very open lang din. Tapos
nandiyan siguro sa ilalim na yun yung kanyang mga buto. Or hindi ko sure kung buto ba yun o meron din ikinremate. Wala kasi ako nakikita ang video dito eh, mga kamaso. O pwede ding nandito sa ano, ilalim. Ay, nakita rin itong puntod, mga kamaster. Ano kaya ito? Bawat mga kasalanan ng tao ay Diyos lamang ang nakakaalam at Diyos na rin ang may karapatang magpatawad sa atin. Nakadepende rin ito sa bigat ng iyong pagkakamali, pero ang Diyos lang ang huhusga sa lahat. Abangan sa susunod na kabanata ng ating video ang isang abandonadong simbahan at isang bahay na di umano may kabaong. Lakas loob namin itong hinanap kung talagang dito inilibing din ang may-ari ng lumang bahay. So ito guys, gate pa lang. Oo. Meron ako nakakita rito ng isang church na. So ito na guys. Maraming naniniwala na mas marami raw na ligaw na mga kaluluwa sa mga simbahan kaysa sa sementeryo. At alamin ang nakakapangilabot kong karanasan sakaling ito.